Ito ho yung reklamong itinulog ho sa amin ng isang 18 anyos. Siya ho'y nagtatrabaho bilang isang crew, pero ang trabaho niya hindi ganun kadali, ha? Abay, ito ho yung mga pinauupahang mga yate. Siyempre, pag pinauupahan, malaking kita riyan. Kaya nga, negosyo. Ang tanong, sila'y negosyo. Itong isa, pobre, naghaharap ng trabaho. Ang pakiwari ko, ang gustong sabihin itong may-ari ng mga putok sa buhong yate na to, binigyan ka na namin ng trabaho, gusto mo pasweldo? Ano ka? Hilo? Bibweltahan namin kayo, pero pakinggan niyo muna itong sumbong ho sa amin ng 18 anyos na si Carlo. Reklamo po yung amo namin na si Sir John Hokim tungkol po ito sa sweldo po na hindi niya po nabibigay. Pati po yung unang buwan na sweldo ko. Sa ngayon po, magdadalawang buwan na po ako, hindi pa rin niya po nabibigay, katapusan na po. Paalam po ako na pasok ka na po, balik eskwela na po, enrolling na po namin. Ang sabi niya po sa akin, nakikusap po siya sa akin na bago po umalis, hintayin ko po yung Tagalaguna na bagong crew po ba. Hintay ko yung bagong crew. Ilimang araw nga po, wala pa rin po yung Tagalaguna. Sabi ko po sa kanya, sir, kailangan ko lang pong umalis po kasi po enrolling na nga po. Tapos ang sabi po sa akin, hintayin ko lang na po yung ano, bago po Tagabacolod. Etong reklamo, mga ganitong klaseng negosyo, hindi ho biro. Ha? Kasi pagkaalam ho namin, pagkapag medyo ganitong negosyo mo, nagpaparenta ka ng yate, charter, isang rentahan sa isang araw lang, balikan sa Bulacan, sa Bataan, balita ko 150,000 pesos. Isang araw lang yon. Kaya dito ho, nilapit ho sa atin itong pobreng si Carlo. Carlo, bigay nga sa amin ng detalye ng iyong trabaho. Kay liit-liit mo niyan? Nagagawa mo itong trabaho sa loob ng yate na yan? Ano yung mga trabaho ginagawa? Pakisige nga. Ginagawa po namin, sir. Naglinis po kami ng loob ng yate. Labas po, hinugasan po namin pagkatapos po ng renta po. Tapos yung LED po, check po namin. Yung ilalim po, sisirin po namin ilalim. Tanggalin po namin ng lumot. Sumisisid kayo sa ilalim ng yate. Po. Kailangan po, ano po, malakas po yung ano po, hininga nyo po kasi... So, maganda ang resistance mo, baga, ibig sabihin. Opo, kasi po, pag hindi, puputok po yung sa tenga po. Tenga mo? Opo. So, yun ang trabaho mo, kinakailangan, sumisid kayo. Opo. Bakit nyo sinisisid yung sa ilalim ng yate? Para anong gawin nyo? Tanggalin po yung mga lumot, pati sisi po na dumidikit. Oh, tinatanggal yung mga lumot? Opo, pati po yung sisen na matutulis, sir. Yung mga shell? Opo. Dumidikit. Si shell na matutulis, dumidikit doon. Apo. So dapat malinis lagi yun. Maliban po sa yate, sir, meron po pong dalawa. Nalinisin po namin, yung maliit din po. Maliit na yate. Yung isa po di makina, isa po di saguan po manamano. Di po saguan. Apo. Magkano sweldo mo? 400 po, sir, arawan po sa... 400 pesos arawan. 12,000 po kada buwan, sir. Sa isang buwan. Apo. So minimum. Apo. Pero ang trabaho hindi maganong kadali. Apo. Nagpapaaral ka ba ng kapatid? Nagtumutulong ka sa magulang mo? Kasi 18 ka pa lang eh. Bala ko po sir, makapag-ipon ng pera para makatulong din po sa magulang ko habang wala pa pong pasukan. Wala pa pong ano. Papasok ka ba? Mag-aaral ka? Apo. Anong tinapos mo? Ano sir, sana po, senior high school na po sana ako. Natigil po ako ng 2 years. Natigil ka, senior. So, tinapos mo ano, grade? Ngayon po ako, 3rd year po, grade 10 ano po. Grade 10 ka lang. So, iniipon mo itong pera mo para makapag-aral ka? Apo, sir. Tsaka, at tutulong mo sa magulang. Saan bang probinsya niya? Sa lola ko po, sa Santa Cruz, Southern Leyte po, Maasim City. Sa Maasim ka pa? Apo. Saan ka natin tumitira dito? Dito po, sir, sa 748, sa Rodriguez, na may Malibay po. Anong sino tinitirhan mo riyan? Nangupo lang po kami ng bahay sa ano po. Sinong kayo? Sa ano po, inupahan po ng magulang ko. Doon kayo? Apo. So, doon ka muna tumitira para maka ano? Pero ngayon po, stayin po ako doon sa ano? Sa yat? Apo, sa may tent po doon. Doon mismo sa may yate? Sa tent po kami natutulog. Sa tent? Apo, pag ano po, pag wala po pasok yung admin, doon po kami... Anong ibig sabihin sa tent kayo natutulog? Sa labas, sa may barko? Sa labas ng ano, sa may yate? Sa labas po ng yate po. Kasi po ano po, depende po sa yate linis namin, pati po yung area, yung... So in other words, may tent kayo sa labas ng yate, doon sa harapan. Apo. Doon lang kayo natutulog. Apo. Pag wala pong pasok yung admin po ba sa CCP? Dapat po, kinakailang kabantay kay Ron. Apo. Ba't niyo binabantayan? Baka nakawan? Ano po, sir? Hindi po. Pag may pasok po yung admin po ng CCP, bawal po kami matulog kasi po ano po sila, mahigpit po eh.
Hindi kayo pwedeng matulog? Apo, bawal din po mag-ano, Bawal matulog sa gabi? Apo, pag may pasok po yung ano, admin, kasi pipicturean din po kayo, tas bawal so, po. So, ibig mong sabihin, itong admin ninyo, anak na may-ari? Hindi po, sa CCP po yun, sir, nag-ano po. CCTV? CCP po. O, si CCP? Apo, yung mga security po ba? Mga security? Apo, na-check. So, ano ibig sabihin, magdamag kayo, nakabantay? Ano, ano po, pag wala po yun si sir, bantay po kami. Mas minsan po, ano, pag inantok na kami, tulog na po kami. Pero bawal, sabi mo kanina, bawal matulog. Ano po, pag may pasok po, doon po kami natutulog sa may likod ng yate lang po. Sa likod lang kayo? Apo, ng yate. Sa may cabin po. Sa backseat po. Paano pag umulan? Ano po, silong po sa kabilang ano po, yung katabi naming ano po, sa may balangay po, sa buwitsyo o balangay, doon kami nasilong. So, paano yung medyo pagpangangailangan mo, tawag ng kalikasan, saan kayo? Ano, lalabas pa po sir, punta po sa kabilang parking lot po, meron po doon ano, CR. Opo, bayad po kami ng ano. Babayad pa kayo paggamit ng CR? Opo, kasi sa yate po, bawal po kami mag-CR eh. Bawal? Oo, hindi po kami pinapayagan. Kumisa ba, naisip mo na gusto mong gamitin yung CR ng yate dahil hindi ka naman masyado inaalaga, naisip mo ba? Yung una po sir, akala ko po pwede pero bawal po sabi ng kasama ko kasi magalit po yung amo namin. Eh, hindi naman malalaman kung ginamit mo hindi. Kung ganun kadurobo naman yung may-ari. Pangalan, Jean Kim? John Kim. John Kim. Apo. Ito yung presidente. Apo. Ito yung manager din ng Gallo Yacht Charter. Apo. So, hindi binibigay sa yung sweldo mo? Apo sir, pati po yung unang ban ko po, hindi po nabigay. So, walang binigay sa yung sweldo mo, yung first month mo? Wala po. Paano ka nabubuhay niyan kung wala kang sweldo? Sige nga, iho, 18 anyos ka pa lang naman. Ano po, bumabali po kami sir. Yung bali po, bawas so, po. So, bali lang? Apo, bawal, nababawasan po yung sweldo namin. Babali ka sa tuwing quincenas, ano, bali ka lang? Wala na pong food allowance sir. So, wala kang food, sa iyo pang food allowance apo, mo? Apo, hindi po nasagot. Talo po kami dun sir sa ano, gutom, puyat, tsaka pahinga po. Gutom, puyat, pahinga. Apo. Napakabastos nitong hinayupak na boss mo. Pangalan nito? John O. Kim po. John O. Kim. Siguro ma-research tong pendeho na to para makita natin yung katarantaduhan nito. Pangapi na yan, sobra-sobra na eh. Bawal gumamit ng CR. Malimit kayong gutom. Hindi kayo pinasasweldo. Bali lang. Bali-bali lang. Utang-utang lang kayo. So, kwento mo sa akin, naawa ko sa 18 pa lang sa bubot na katawan mo na yan. So, misisid ka na. Grabing trabaho mo. Magkano pinababali sa'yo linggo-linggo o buwan-buwan kada quincenas? Mabali lang po kami, sir. Ano, minsan, 200 po yan. Minsan po, 200? Ano magagawin sa 200? Eh, magkano ang sweldo mo? 12,000, hindi ba? Pag may ulam pa po kami, sir. Bali po kami pambiling bigas. Bigas lang po bilhin namin. Kasi saan kayo nagluluto nitara. Niyan? Doon din po. Pero sa ano po, sir? Bawal po talaga magluto doon. Kasi saan kayo nagluluto? Ano po, doon din po. Pag walang pasok po yung admin, luto po kami kaagad. Sa opisina? Sa tent lang po, sa tent lang din. Sa tent ninyo, sa loob ng ganun yate? Ganun gas po doon. Sa labas ng yate? Apo, may gas po doon sa may tent. Yung maliit lang po na kalan. Pagkatapos mo magluto, tago na po kagad yung kalan kasi baka makita ng ano, admin po. Para kayong ano, para kayong mga daga. Apo, bawali po magsampay. Kailangan magsampay po kami sa gabi, sa baba pa. Paano nyo nilalabhan yung inyong mga damit? Sa gabi po, pag wala na po kaming kain. Paano nyo pinatutoy sa araw? Kinabukasan po, tuyo naman po. Kinabukasan, pag walang ulan. Paano pag umulan? Wala pong uniform. Ito lang po, white plain shirt lang yung ano. So, magkano pang utang ng employer mo sa'yo? Ano po, yung isang buwan ko po, tsaka yung tatlong linggo ko po. So, ano. Isang buwan, 12,000? Apo, tapos tatlong linggo ko pa po. 12,000, tatlong libo, 9,000 sa isang buwan. Di parang tatlong linggo, tama? Isang buwan? Isang buwan at tatlong linggo po ako nagtrabaho. O, halos dalawang buwan na yun. Apo. So 12,000 ang sweldo, may more or less may mga abay mga nasa 21,000 'yan eh. Apo, hindi mo na kukuha? Di may ano po ako diyan sir, meron po akong listahan po kasi baka si sir po wala siyang listahan. Okay. Binabayaran ka ba sa iyong SSS? Wala. Wala po kaming SSS, wala din po kami. Anak ng tipaklong 'to. Ito yung mga Hapon ba 'to o Koreano? Hapon po. Bakero. Mario Josep na to. Sige, sa linya natin ngayon, tawagan muna natin sa head ng NLRC Sena Unit, Ma'am Belen Nicasio, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po sa inyo. Okay. Magandang hapon din po sa inyo, mga taga-pakinig. Okay, Ma'am Belen, lalapit ho sana namin sa inyo. Isang reklamo ho ng parang ito ho'y crew ng isang yacht, Gallo Yacht Charter. Charter mga yacht ho to, mga charter yacht yun sa may CCP.
Eh, dalawang buwan yes, hong sweldo niya, parang halos dalawang buwan, hindi binibigay, pinababali lang. Ang hirap po ng trabaho, pinasisisi doon sa ilalim ng yate para tanggalin yung mga lumot at mga shell. Hindi ho sila makagamit ng palikuran, wala ho, kaya natatakbo pa sila, magbabayad sila, bawal daw magluto, para sila mga taga nagluluto kung saan-saan. Ano hong magagawa ho ninyo rito para mapatawag ho yung may-ari nito ng, or sino mang manager nitong Galo Yacht Charter dito sa may CCP? Ngayon narereklamo ho ng 18 anos. Alam mo kaya niya kung saan ho natin pwedeng ipadala yung aming imbitasyon para dun sa kanyang amo. Ay, okay, Mama. Meron hong address na pwede hong naming ibigay sa inyo, Ma'am. Opo. Tutulong na rin ho kami sa inyo. Alang-alang ho rito kasi kawawa. Ilang kayo nagtatrabaho roon? Sa ngayon po, sir, ako, simula po 22 hanggang katapusan po. Ako lang po mag-isa. Wala na po yung mga kasama. Mag-isa ka lang. So, mag-isa lang ho to, Ma'am. Ito, kausapin nyo, Ma'am, si Carlo. 18 anos, eh, nagpapaaral sa sarili. Grade, alam siya, grade 9 lang to eh. Sige. Carlo, pumunta ka dito sa NLRC, tutulungan ka namin na mag-file ano, para maimbitahan natin yung employer mo at dito tayo magkaliwanagan. Okay. Okay. Sige po, ma'am. Sasamahan ka rin namin, Carlo. Pwede ba mong maturo kung saan ang opisina nito? Nang sa amin po. Yung Galo... Apo, sir. Sige po, sir. Ha? O sige, samahan ka namin. Mass surveillance sige nga yan para malaman kung ano mga ginagawa ng mga kumag na yan. Ma'am, sasamahan ho namin sa inyo, ma'am. Ha? Yes, sir. Sige po, sir. Para lang sa ganun, mas madali. Kawawa naman, 18 anos, nag-iisa lang ho. Mas maganda nga ho. Kung masasamahan niyo, baka naman sa level niyo, sige ho. Maayos ho nila yung problema nila. Okay, sige. Ganun ho. Gagawin ho namin, ma'am. Ano? Yes, at sir. Kami ho, pupuntahan ho namin tong lugar ho nila na may-ari pala nito hapon ho. Okay, sige. Thank you, ma'am. Sige, sir. Nandito lang po kami pagkailangan po. Alright, sige. Thank you, ma'am. Ganito, Carlo. Ako naawa sa iyo. Naawa ako sa iyo dahil ang kaedad mong anak ko, 18 anos, nag-aaral, lahat suportado. Ikaw, nagpapakanda hirap, 18 anos. Hirap ng buhay mo eh. Dahil sa awa ko niyan, pangako ko sa iyo, isu-surveillance ko tong mga putok sa buhong pendeho na to. Pagbabayarin ko to, pag nagkamali ito, sasapatusin ko sa mga mukha to eh. Okay, diyan ka lang. Hindi pa natatapos. Hindi pa ako kontento. Gusto kong makita itong mga kulukoy na mga may dugong hapon pa naman ako. Galit ako. Alam ko, pag mga hapon, di mga gancho eh. Baka hapon lang to na bastardo, hindi kaya? Ikaw ba'y sinaktan ito? Namura lang po, sir. Si Pilipino ba ito? Nanay niya po, Pilipino. Tatay niya hapon. Mistiso siya? Hapano lang po, sir. Hapon. Singkit lang po yung ano. Singkit? Mata. Baka sobrang, baka naputakte, kaya nasingkit. Ayan mo, ganitong gagawin natin. Sige, bibisitahin namin to. Apo, sir. Hindi namin to titigilan, hindi namin makuha ang pagmumukha ng itong kumag na to eh. Okay? Apo, salamat ngayon, po, sir. Special yan, ha? Apo. Ako na mismo tutulong sa'yo. Tagamo sa'yo to. Ay, tatrabahuin namin to, okay? Okay.